Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung ano yung energies ng inyong buhay pag-ibig for March 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay, and thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Okay, so unahin muna natin yung mga single na Leo. So if you're single, let's see ano yung energies nyo. Passion, chemistry, passionate feeling. Okay, there might be someone na you have a passionate feeling with. Or malalim yung inyong connection with this person kahit single kayo. Or you are looking for someone na merong magiging malalim na relationship kayo. Dapat ganon yung gusto ninyo. So medyo pihikan yung iba, no, with the Virgo energy. You're someone na may pagka-perfectionist pagdating sa relationship, and you want someone na talagang is going to be there for you, no, na hindi lang ano kung kailan lang nila gusto. You want someone that's going to be all out pagdating sa relationship. You also have judgment. Yes, nagbabago na kasi yung taste ninyo. Kung dati parang, okay, bahala na. As long as gusto ko yung tao, it doesn't matter kung ano lang yung kaya niyang ibigay sa akin na oras at attention. So, for you ngayon, importante na nandyan yung person nyo sa tabi nyo. Okay? Yes. So with the five of cups, four of pentacles, I feel like you, meron kang mga natutunan, no, ng mga past experiences mo pagdating sa pakikipagrelasyon na maaring naging maluwag ka sa person mo, na hinayaan mo lang na kung ano lang yung kaya niyang ibigay sa'yo, na oras, panahon, at kung ano-ano pa. And you've realized na you deserve even better. You deserve more. So that's why you're not going to settle for anything less than what you deserve. So para sa'yo, importante na ang person din na ito ay kayang mag-provide for you. Someone who is financially stable. So kung wala yan, hindi mo na kayo papasok sa relationship. So ngayon, you are setting the bar high pagdating sa pakikipagrelasyon. Okay, so let's see naman para sa mga in a relationship ngayon, na mga Leo, energies for March 2023 sa love life. Okay, you are dating someone na you are so interested. And I also feel na you are taking your time. Wala ka naman masyadong minamadali. Neptune. Ooh. Wow. I feel like you are andun ka pa sa kilig moment, no? Nasa fantasy land ka pa. For some of you na nagsisimula pa lang makipag-date, you are starting to get to know this person. Yes, with the Justice card, you may be dealing with a Libra or a Pisces. Parang ano, tinitingnan mo pa, no? You're trying to see things in a different perspective. Kung ito bang person na to ay merong meron ba kayong future together? Parang ano, kahit nagsisimula pa lang, ang tingin mo na agad future. Of course, you also have the Queen of Swords energy. Pero parang hindi mo pinapakita masyado yung emotions mo sa taong to. Na parang, okay, you're trying to get to know this person, pero hindi mo siya binibigyan ng mga hints or hindi mo pinapakita na masyado kang in love sa kanya, kahit na in love ka na talaga sa kanya. You also have the Five of Wands. Some of your friends, maaring hindi nila ina-approve yung connection mo with this person. Kasi alam nila na kapag nagmahal ka is talagang all out, todo-todo. So, they're just being protective of you, no? So, you may be dealing with a Gemini, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, or an Aquarius. But ano, ang nasa-sense ko sa inyo dito, gusto nyo talaga tong taong to. Parang siya yung ano, siya yung inyong pangarap, no? Pangarap na relationship.
even if marami rin nagkakaroon ng interest sa inyo, nagkakagusto sa inyo, you still prefer this person because kaya niyang ibigay yung emotional needs ninyo. Okay? With the Queen of Cups and the King of Cups, I see also an energy of, maaring meron ditong soulmate connection. Malalim na soulmate connection. And this relationship is something serious. Oo. Tignan natin kung saan papunta to. Ano yung kahinat na relationship na to? Saan papunta ang relasyong ito? Saan papunta? Six of Pentacles, the World. Five of Swords. Okay. I think you need to get to know this person deeply. Okay? Before you let yourself na parang, bago ka magplano ng future mo with this person, you need to get to know this person muna. Okay? You have to make sure na yung pangangailangan mo, napupunuan niya. Oh, my love, definitely. I love you unconditionally. Oh, there's really love dito sa relationship na to. So many things remind me of you. Lagi kanyang naaalala, actually. San man siya mapunta. Oo. Maaring this person is really trying to make things work para sa'yo, no? Parang inaayos niya itong relationship ninyo, itong connection na to. Some of you, yung iba naman sa inyo, maaring long-distance relationship to with the World card. Kaya nga, gumagawa siya ng paraan para mag-work itong relationship na to. And I also see you meeting each other in the future. Maaring magkikita kayo in the future, lalo kung hindi pa kayo nagkikita or nagkakasama together, may chance na to finally see each other or be with each other so soon. Okay? Yes, konting hintay na lang daw. Oo, maari lang magkaroon ng frustration kasi may mga issues sa schedule or halimbawa kung long distance relationship to, mga papers na kailangan, lalo na kung sa ibang bansa pa to. But definitely, this person is willing to wait for you. Strength card, Leo energy. Malalim ang connection ng relationship na to for some of you. So I think this is something na worth it naman na ipaglaban, worth it na ipagpatuloy. As long as pareho nyo naiintindihan yung pangangailangan ng bawat isa and willing kayo na ibigay yung pangangailangan ng bawat isa as much as you can. Okay? So, ayan yung reading for you, Leo. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.